Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatapakan ang kanyang uso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Ngayong araw, ginugunita natin ang pagpakita ng Mahal na Birheng Maria kay Bernadette Subiru doon sa Lourdes. Isang maliit na baryo sa bansa ng Pransya noong 1858. Wala noon hanggang ngayon ang Lourdes ay naging puntahan ng maraming pilgrims, lalo na ng mga may sakit. Ito'y naging isang lugar kung saan ang mga may sakit ay natutulungan ng maraming volunteers. Sila ay nakatatanggap ng aliw dahil sa kanilang panalangin at pagkalinga ng mga volunteers, mga nurses at mga doktor na marami rin at marami rin sa kanila ang napapagaling sa kanilang karamdaman. Kaya ngayong araw ay World Day of the Sick. Pinapaalaala sa atin ang pagkalinga sa mga may sakit. At pinapaalaala din sa mga may sakit na kanilang panalangin at pag-aalay ng kanilang kahirapan ay kailangan din ng mundo. May halaga pa rin ang mga may sakit. Mahal sila ng Diyos at dapat din natin silang mahalin at paglingkuran. Patuloy ang pagtuturo sa atin ng aklat ng Genesis tungkol sa simula natin bilang mga tao at tungkol sa kalagayan natin ngayon. Ang Diyos ay makatarungan at mapagtalingan. Makatarungan siya. May parusa sa pagkakasala natin. Ang parusang ito ay hindi pinapataw ng Diyos. Yan ay dala ng ating pagkakasala. Ang parusa sa ahas ay gagapang siya habang buhay at palagi siyang nasa alikabok. Palagi siyang magiging marumi. Ang parusa sa babae ay ang sa katangi-tangi magagawa ng babae, ang kanyang panganganak. Ito ay magiging masakit. Malami siyang mapapa sa ilalim sa mga lalaki at madali silang pagsamantalahan ng mga lalaki. Ang lalaki naman na nangangalaga sa lupa, mahihirapan siya sa kanyang hanap buhay. Hindi magkooperate ang lupa sa kanya. Ang patuloy na pagyabong ng mga tinik at mga damo ay tanda ng pagrebelde ng lupa sa kanya. Kaya mahihirapan siya at mapapawisan sa kanyang pagtatrabaho hanggang siya ay mamatay at bumalik sa lupa. Pero patuloy pa rin ang pagkalinga ng Diyos kahit na nagkasala ang tao. Hindi niya tayo pinababayaan. Kaagad nangako siya ng manliligtas.
mula sa binhi ng babae ay manggagaling ang isang dudurog sa ulo ng ahas, sa ulo ng kasamaan. Magdurusa din ang binhing ito. Tutuklawin ang kanyang sakong, pero siya ang magtatagumpay sa kasamaan. Sa halip na dahon lang ang pantakip ng tao sa kanyang katawan. Ginawan sila ng Diyos ng damit mula sa balat ng hayop. Pati ang pagpaalis sa kanila sa harden ng Eden upang mailayo sila sa puno ng buhay ay tanda ng kabutihan ng Diyos. Sa ating kalagayan ngayon, na kasalanan ay nandiyan, ang hidwaan, ang galit, ang pagsamantala, ang sakit, ang bigat ng loob. Sinong gustong mabuhay palagi sa kalagayan ito? Kailangan tayong mamatay sa buhay na ito upang makapasok sa makabagong buhay, upang ma-enjoy natin ang buhay na walang hanggan. Kaya ang buhay na walang hanggan ay biyaya ni Jesus. Nung tayo ay nailigtas na niya sa kasalanan at lahat ng kasamaan na dala ng kasalanan. Sa buhay natin ngayon, nakikibaka tayo sa kasamaan. Lumalapit sa atin ang tukso. Hinihikaya tayo sa kasamaan. Dinadala tayo nito sa kamatayan. Layuan at labanan natin ang mga ito. Dumating na si Jesus. Niligtas niya tayo. Tinalo na niya ang diablo. Kahit na siya'y nasaktan, siya'y namatay. Siya'y nagtagumpay laban sa kamatayan. Lumapit tayo sa Kanya at sundin natin siya at ipagsasanggalang niya tayo. Dadalhin niya tayo sa buhay ng buong kapahingahan. Huwag tayong magpadala sa kasalanan. Ang bawat kasalanan ay may parusa. Pero kung tayo ay nagkasala, huwag tayong mawala ng pag-asa. Patuloy pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Tanggapin natin ang Kanyang pagmamahal at hindi tayo lumayo sa Kanya. Bigyan mo kami, Panginoon, ng takot sa iyo, takot sa Diyos, takot na magkasala at takot na lumayo sa iyo. Hindi lang kami natatakot sa iyong parusa, mas kinatatakutan namin na maluyo sa iyong pag-ibig sa amin. Napakabait mo sa amin. Ayaw namin isuklian ang kabaitan mo ng anumang kasalanan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.